bumalik na naman ang base militar, ang Amerika ang magpapatakbo naman ng ating bansa. Dapat i-reject ang role ng US na tinutulak tayo na sumuporta sa kanyang pinaghahandang gera laban sa China. Maalam na pagbati, Pilipinas. Gaganapin sa Abril ang pinakamalaking Balikatan Joint Military Exercises sa pagitan ng Pilipinas at US. Parang last year, largest ever din ah. Larger than largest ang PEG? Totoo yan. So halimbawa nitong 2023, 12,200 US troops ang nagpunta rito at lumahok sa Balikatan kasama ng mahigit 4,000 mga Pilipinong sundalo. Ngayong taon, ay tiyak na mas lalong palalakiin pa ito. Ano nga ba ang Balikatan Exercises at bakit palaki ng palaki ang bilang ng mga dayuhang sundalong dinedeploy sa Pilipinas para rito? Sa bisa ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng US at Pilipinas, idinadaos ang Joint Military Exercises taon-taon para magsanay ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Sa nakaraang mga taon, pinalawid pa ang kasunduang ito sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ngayong taon, focus daw ng pinakamalaking war game sa Pilipinas sa Abril ang naval drills. Sabi ng gobyerno, baka ganapin ito sa isla ng Mavulis sa Batanes. Bakit kaya sa Batanes pinili ang Balikatan? Ayon sa Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas, baka raw dahil malapit sa China at posibleng pagpapakita ito ng puwersa ng US. Gusto nilang gawing lunsaran at base ang Pilipinas dahil itong pinakamalapit sa China. Malinaw na ang nangyari dito ay sinasamantala ng US ang panghihimasok ng China at pang-aagaw sa ating karagatan sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong nakaraang taon, nagdagdag ng 4 na military bases ang US sa bansa sa bisa ng EDCA. 3 sa mga ito ay makikita sa hilagang bahagi ng bansa, kabilang ang Camilo Osias Naval Base sa Santa Ana at Lalo Airport sa Cagayan at Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela. Nilalagay sa direktang panganib ang mga kababayan natin doon. Malinaw sa China na ang layunin ng US sa mga base na ito ay bilang lunsara ng atake laban sa China. So natural, tatargetin na at nakatarget na ang mga kababayan natin doon. Ano nga ba ang tingin ng ating mga kababayan na paparami ng paparami ang nagsasanay ng mga dayuhang sundalo sa bansa? Pinakatakot nga ng iba dahil baka bumalik yung dating gawain na dati dyan sa Angeles, di ba? Na bumalik na naman ang base militar, ang Amerika ang magpapatakbo naman ng ating bansa. Dapat hindi magpatayo ng mga pan. Dahil delikado sa atin yun. Hindi pwede. Huwag siya magpasulsol, magpasakop sa mga tiga ibang bansa. Correct! Bukod pa nga kasi sa Balikatan Exercises, plano ng Marcos Administration at US Government na magdaos ng 500 pang bilateral military engagements sa Pilipinas ngayong taon. Dagdag pa ng grupong Pinas, mapanganib ang ganitong war games ng US dahil sa record daw nitong pakikialam sa mga gera ng ibang mga bansa tulad na lang ng nangyayari ngayon sa Middle East. Ito yung mga provocation ng US para magsimula ng isang gera sa rehiyon at ang layunin ng US ay mapanatili ang kanyang poder sa Asia-Pacific region sa pamamagitan nito. Giit ng Pinas, hindi pagiging pro-China o pro-US ang kailangan, kundi pagtataguyod ng independent foreign policy. Dapat i-reject ang role ng US na tinutulak tayo na sumuporta sa kanyang pinaghahandang gera laban sa China. Ang gusto natin, ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea at kailangan umasa tayo sa sarili nating lakas, no? At hindi magpakaladkad sa US upang ipagtanggol ang sarili nating teritoryo. Sa Visayas, pinangunahan ng youth groups ang paggunita sa ika-4 na taon ng pag-aresto kay Frenchie May Cumpio at Tacloban 5. Drop the charges at free Frenchie May ang sigaw nila. Panoorin ang aming report kasama ang Eastern Vista at Panay Today. Minarkahan noong February 7, 2024 ang ika-4 na taon mula nang ikulong ang 5 progresibo sa Tacloban City.
Tacloban 5 ang itinawag kay Frenchie May Cumpio ng Eastern Vista, Mariel Dumikil ng Rural Missionaries of the Philippines, Alexander Abinguna ng Karapatan Eastern Visayas, Mira Lehio ng Bayan Eastern Visayas at Marisa Cabalhao ng People's Search. Matatanda ang ni-raid ng madaling araw ng mga pulis at militar ang mga opisina at bahay na tinutuluyan ng Tacloban 5 at tinaniman ng baril at granada na nagsilbing ebidensya laban sa kanila. Dagdag pa rito kinasuhan ng financing terrorism sina Cumpio at Dumikil noong 2021 at attempted murder at murder si Abinguna noong 2023. At kahit nakapagpiyansa na si Lehion at Cabalhao, nagpapatuloy pa rin ang kasong isinampa laban sa kanila. Kaya naman iba't ibang porma ng panawagan ng pagpapalaya at pagbabasura sa mga gawagawang kaso laban sa Tacloban 5 ang inilunsad sa iba't ibang dako ng bansa. Sa UP Tacloban College kung saan nag-aral sina Cumpio, Dumikil, Abinguna at Lehion, isang photo exhibit ang inilunsad ng mga estudyante sa pangunguna ng political party na Pulso Han Mag-aaram. Nagkaroon din ng programa kung saan ipinakilala ang Tacloban 5 at kung ano ang kanilang mga ginawa bilang mga mamahayag at mga aktivista. It's important to remember not just them but also the cause that they fought for. Hiraati, ito yung istorya ako na nagbubulig yan farmers from the far-flung communities nga victims of kuan militarization. And then similar with that, ang kan Kuya Chakoy gihap na naging paralegal gihap hiya, especially in Northern Samar at mga bombings there. And then, Ate Frenchie, as a community journalist, na wari talaga na hadlok to speak talaga about Duterte's fascist attacks. Dagdag ni Kyle, nasiyahan siya sa dami ng nakiisa sa kanilang aktibidad dahil nalaman niya na hindi siya nag-iisa sa laban para palayain ang kanyang kapatid. Samantala, sa University of Eastern Philippines sa Katarman, Northern Samar, nagpinta ng mural ang mga estudyante doon para makiisa sa panawagang Free Tacloban 5. Sa UP Visayas, Miag-aw naman, nanawagan ang mga estudyante na ibasura ang mga kaso laban sa Tacloban 5 sa inilunsad nilang protesta noong February 7. Pinangunahan ito ng UP Solidaridad ang samahan ng mga pahayagan ng buong Universidad ng Pilipinas at kasama sa UP ang samahan ng mga student council sa buong University of the Philippines. Sa Maynila, nagpadala ng sulat ang Alter Media, National Union of Journalists of the Philippines at College Editors Guild of the Philippines kay DOJ Secretary Boying Rimulya para himukin itong palayain sina Cumpio, Dumikil at Abinguna at ibasura ang mapanupil na anti-terror law. Para kay Kyle, magandang hakbang ang pagpapatuloy ng kampanya para sa pagpapalaya sa Tacloban 5 kahit lumipas na ang 4 na taon. Pangako niyang hindi sila titigil hanggang sa makalaya ang kanyang kapatid at mapanagot ang mga may pakana ng pagsasampa ng gawagawang kaso laban sa Tacloban 5. Siyempre, waray man kami mahimo kundi magpadayon nga umato. Kay kuan, waray iba nga makuan liwat kun kami liwat mapadarahit kahadlok. Sana makalaya na hira nga madismiss it mga kaso. Ito si Neil Eco kasama ang Eastern Vista at Panay Today, nag-uulat para sa Alab. Sa Ilocos Norte, 300 hektarya ng lupang ninuno ng mga Isnegia Payaw ang tinatayuan ng solar farm. Pero ayon sa mga katutubo, wala itong pahintulot sa kanilang tribo. Panoorin ang ulat ng Northern Dispatch. Ito'y panakaipas na project, ito'y solar, maawan konsulta ng tribo. Sa Ilocos Norte, tinututulan ng mga Isnegia Payaw ang pagpapatayo ng isang solar farm sa isang bahagi ng kanilang lupang ninuno na walang pahintulot sa kanilang tribo. Ayon sa Masamuyaw Isnegia Payaw Tribal Council, nagpatayo ang Energy Logics Philippines Incorporated o ELPI ng solar farm sa bahagi ng kanilang lupain sa Bulubunduking hangganan ng Barangay Payak sa Bangi at Agaga sa Burgos, Ilocos Norte. Diin ng Tribal Council, hindi dumaan ang proyekto sa proseso ng Free Prior and Informed Consent o FPIC na rekisitong itinakda ng Indigenous Peoples Rights Act. Para sa amin lang ang kondeto yan, hindi ato din ay pasitigdang. Awang mit mabalimi ng mga pawin kanyada. Ayon kay Padama, tinatayang aabot sa 300 hektarya ng ancestral domain ng mga Isnegia Payaw ang saklaw ng nasabing proyekto. May hawak na Special Forest Land Use Agreement o FLAG ang kumpanyang ELPI na iginawad sa kanila ng DENR noong 2009. Ang FLAG ay isang kasunduan sa pagitan ng isang kumpanya at ng gobyerno
para mag-okupa at mag-develop ng isang partikular na kalupaan. Saklaw ng kasunduang hawak ng ELPI ang mahigit 1,000 hektarya sa Bulubundukin at Kagubatan na saklaw ng mga bayan ng Bangi, Burgos at Pasukin. Paliwanag ng kumpanya, hindi nangangailangan ng FPIC ang solar farm project nila dahil nakakuha sila ng Certificate of Non-Overlap o CNO mula sa NCIP. Ang CNO ay katibayang walang lupang ninunong masasaklaw ang lupaing pagtatayuan ng proyekto. Gayunman, sa CNO na ipinakita ng ELPI, hindi kasama ang Barangay Payak Bangi kahit pasaklaw din ito ng proyektong kanilang itinayo. Reklamo ng mga isneg yapayaw, hindi na nga nagpaalam sa kanilang tribo ang kumpanya. Ngayon, pahirapan na rin makapunta sa ilang bahagi ng kanilang lupang ninuno dahil sa solar farm. Kapanda inalatan dito yung mismo ancestral dumemi, daka mga adda mulmula ng taunig, hanggang mag-spray ang pasabong timangga, hindi na kami pasture kayo nun. Ayon sa NCIP Ilocos Norte, sinabi na nito sa ELPI noon pang March 2019 na may mga parte ng lupang ninuno na sinaklaw ang kanilang proyekto. While it is true na merong na-issue na Certificate of Non-Overlap, pero nakorek yun, kumbaga it was later discovered na yung palang nag-construct na ng ELPI is within the ancestral domain, ancestral lands of our IPs in Masamuyaw. Para igiit ang kanilang karapatan sa kanilang ancestral domain, ilang ulit nang naghain ng formal na reklamo ang mga isneg yapayaw sa NCIP para magdaos ng FPIC kaugnay ng proyekto. Gayunman, hanggang ngayon, wala pa rin daw aksyon ang NCIP. Ibagat nagipitenda kami kasi talagang malimitaran detoy. Detoy garaw mi detoy bukod mga ancestral domain. Tirigat na ita. Baka pag amuamin tulad ng ag-extension da mapandadjay amyan, winudaya, ay kit asinig kam di balbalay ijay, kit mahiraman ijay kumuli dadmi, nakamdot agbalbalay nga, kapatalaw ijay. Warrantless arrest sa direktor na si Jade Castro at tatlo niya pang kasama sa Mulanay, Quezon, ang tatalakayin natin sa segment na ito ng Rights Watch. Nanawagan ng iba't ibang artist group na agarang palayain ang film director na si Jade Castro at tatlo niyang kasamahan matapos silang arestuhin ng walang warrant sa Mulanay, Quezon noong February 1. Inakusahan ng apat na nanunog ng isang modern jeepney sa katabing bayan ng Katanawa noong January 31 at kalaunay sinampahan ng kasong arson. Pero mismong local government official sa Mulanay ang nagpahayag na imposibleng makarating ang grupo ni na Castro sa pinangyarihan ng insidente dahil magkakasama raw sila sa mga oras na iyon. Para kay Bibet Ortesa, kapwa direktor at chairperson ng Concerned Artists of the Philippines, hindi katanggap-tanggap ang pag-aresto kina Castro. Pagpunta ka sa Mulanay, mawawarantless arrest ka. Aba eh, parang pwede ka na palang pumunta sa Cubao, mawawarantless arrest ka rin. Paliwanag ni Attorney Sol Taule ng grupong karapatan, malinaw sa batas na mayroon lamang tatlong sitwasyon na maaaring manghuli ng walang warrant. Kaya malaking tanong daw kung paano trinato ng mga otoridad ang mga impormasyong lumitaw kaugnay ng insidente at paano humantong sa pag-aresto ng walang warrant. They could have filed a case first na dumaan sa preliminary investigation at hindi yung nag-warrantless arrest sila agad. No? Bigyan ng pagkakataon na sumagot yung mga kinasuhan para madepensahan nila yung sarili nila. Para kay Attorney Taule, dapat din daw suriin ang paggampan ng mga kapulisan sa kanilang mandato. Ang problema kasi yung mga pulis, I'm so sorry to say, marami sa kanila wala naman ng kredibilidad. Nakikita naman natin yan sa how they do the investigations, sloppy investigations. Like this one, di ba? It's a sloppy investigation yung ginawa nila kay Jade Castro at sa mga kasamahan niya. Just to say na case closed, nahuli na namin yung perpetrator. Pero sa totoo lang, hindi naman ganun dapat. Ano? Lalo na pagka yun ay bumabangga doon sa mga basic rights ng mga mamamayan. Dagdag niya, kapansin-pansin kung paano inabuso ng kapulisan ang paggamit ng warrantless arrest. Madalas, makikita raw ito sa kaso ng mga political prisoner. Very dangerous siya kasi nga, yun yung trend na nangyayari, no? Simula't simula pa, lalo na sa mga critical sa gobyerno. Yun yung ginagawa sa ating bala para hulihin at hindi na tayo magsalita. Talagang i-silence tayo. Kamakailan lang, nasa Pilipinas si United Nations Special Rapporteur Irene Khan
para imbestigahan ng lagay ng malayang pagpapahayag sa bansa. Sa isinumiting ulat ng civil society groups at media institutions sa opisina ni UN Expert Can, kasama sa binigyang diin ang mga kaso ng illegal detention sa mga individual, kabilang ang mga artista at manggagawang pangkultura. Nakakalungkot kasi shamelessly after umalis ni SRI Irene Can at magkaroon siya ng, napakinggan natin yung kanyang exit statement, nangyayari pa rin, patuloy pa rin nangyayari yung mga ganitong pag-abuso. Giit naman ni Orteza, sa kabila ng ganitong atake sa mga artista tulad ni Castro, hindi sila titigil na ilahad ang katotohanan. We must be ready to protest and to make our sentiments clear immediately after an incident like this. Ngayong February na ang UP Fair 2024 sa UP Diliman at syempre, present ang Alter Media dyan. Daan kayo sa booth namin this February 12 to 17 at makialam tayo sa mga advokasya sa UP Fair Hiwaga, UP Fair Pop Rising, UP Fair Kalya Tunes, UP Fair Quests, UP Fair Elements at UP Fair Rev Music Festival. At huwag din kalimutang pumunta sa UP Los Baños para sa February Protest Fair. Nandoon ang booth ng Southern Tagalog Exposure mula February 13 hanggang February 17. Ang Alter Media ay official media partner para sa UP Fair 2024 at UPLB Feb Fair. Inatake daw ang websites ng gobyerno. Sino ang nasa likod nito? Yan ang laman ng ating balita with feelings! We're stepping in, we're not stepping out. Well, I know, sir, this is how your teens have big up this style. Hindi na nga lang daw sa West Philippines si gustong pumasok ng China. Nito ang nakaraang linggo, pati raw websites ng gobyerno sinusubukang pasukin. Sa ulat ng Department of Information and Communications Technology, may mga sumubok daw na mag-hack sa websites ng Philippine Coast Guard, Overseas Workers Welfare Administration, at maging personal website ni President Marcos Jr. Nang i-trace daw ang IP address ng attackers, well, sa China daw ang location. From maritime to cyberspace, pinararamdam talaga ang presence, ha? Todo deny ang China sa findings na ito ng DICT. Pero guess what? Hindi ito ang first time na naulat na may insidente ng hacking na involved ang China. Sa nagdaang taon lang, naiulat din ang cyber attacks ng China sa Taiwan at kahit sa US. Kahit dinenay ng China ang hacking, pinaiimbestigahan pa rin ito ng Senado. Ayon kasi sa isang cybersecurity group, posibleng long-term na strategy daw ang hacking para sa surveillance ng China sa Southeast Asian governments. At noong nakaraang taon pa raw ito sinimulan, posible raw na na-compromise ng hacking ang assets at missions ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero, parang kulang ang galit ng gobyerno. Umapela pa na tulungan daw tayo ng Chinese government para labanan ng hacking? Nye. Ongoing pa raw ang investigation tungkol sa insidente. Pero remind lang namin ha, hindi ito ang unang beses na naulat ang hacking ng government websites. Remember PhilHealth data breach last year? Saka pati Senado at Kongreso, diba? Na cyber attack na rin. Anyari na sa mga yun? Ang malaking tanong tuloy, safe pa ba ang datos ng taong bayan na hawak ng ating gobyerno kung lagi na lang may ganitong reports? Pananagutan not found? Ang masasabi ko lang, kilos-kilos naman guys. Hay, dito na lang muna. Keep safe sa cyber world mga moms at hanggang sa susunod na balita with feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Mench Tilendo ng Bulatlat.com. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa alternatibong media. Para sa mga karagdagang balita at pagsusuri sa mga issue, pumunta lamang sa aming website altermedia.net. I-like din ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram at X. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. I-message lang kami para sa mga comments at suggestions. Hanggang sa muli!